Hi everyone, you're watching Timang Paris Diary. I'm Nanay Karen and welcome back to another vlog. So before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nanood ng Nanay Vlogs natin. Simula nung namili tayo ng gamit ni Miki sa Divisoria and nag-haul din tayo ng lahat ng nabili natin online, nabili natin sa mall, and nag-share din ako sa inyo ng tips kung paano makakatipid kahit na ngayong meron na tayong baby. Syempre, kasama namin kayo nung araw na nanganak ako hanggang sa makauwi kami dito sa bahay. And last but not the least, pinakita ko sa inyo yung pinaka-hospital bill namin, magkano yung na-charge kay Miki, sa akin, ano-ano yung mga kasama doon, at yung pinaka-net na binayaran namin sa isang hospital dito sa Quezon City. Present, mag-11 months na si Miki ngayong buwan, so that means mag-1-year-old na siya next month. So ngayon, naisip ko lang na mag-update and i-review lahat ng mga nabili natin bago ako manganak. If I'm not mistaken, nasa 35 weeks ako noon or 37 weeks nung nag-vlog tayo. Ang tagal nung update natin. Pero ayun, anyway, ito yung gagawin natin, no? Yung mga nabili namin, sasabihin ko kung alin doon yung sana hindi na lang namin binili, which will fall under regret. And alin dun sa mga yon yung buti na lang binili namin, which will fall under recommend. Okay, so unahin na natin yung nabili natin sa Divisoria dahil yun naman yung una nating entry sa Nanay Vlogs natin. So ano nga ba yung nabili namin dun? It's bundle 8 dun sa Maze Online Store, physical shop nila sa Divisoria. Ang kasama dun ay itong crib, yung comforter, yung mga pillows, nursing pillow, bathtub, tsaka yung net na pinapatong dun sa pinaka-bathtub. Tapos, towel, and ano pa ba? Yung newborn socks ni Miki, yung koala. So, ano nga ba? Regret or I will recommend? Definitely, 100% recommend. I will recommend yung bundle 8 na yon sa Divisoria. Katulad nga ng nabanggit ko dun sa isang video natin, isa ang crib sa pinaka-pinagsisihan ng mga parents na binili nila para sa baby nila. And I assume na kaya nila pinagsisihan yun. Ito sa akin lang naman, hindi ako sure. Pero feeling ko lang naman, siguro yung crib na tinutukoy nila dun ay yung, alam niyo yung made of plastic, hard plastic. Tapos yung nasa side niya yung parang waterproof na fabric na merong mesh. Alam niyo ba yun? Familiar kayo doon. Feeling ko ganun yung crib na binili nila. Kaya pinagsisihan nila. At feeling ko lang din, dahil ko nafe-feel, no? Feeling ko lang din, kung yun yung binili ko, medyo pagsisisihan ko rin. Kasi di ba yung pinaka-base nun, dahil yung fabric nga lang yung pinakasapin niya, hindi siya ganun ka-solid. So, sa tingin ko, pagka nilapag mo dun si baby, una ang lalim, di ba? Kasi malalim yung crib. Tapos kapag tatayo si baby or uupo, parang lulundo yung pinaka-ilalim niya. Compare dito sa wooden crib na napaka-solid ng pinaka-base dahil nga kahoy siya eh. Diba? Hindi siya lumulubog and si baby makakaupo, makakatayo ng maayos dito. And ako, talaga, ito walang halong ka-etchosan. Hindi ko alam kung paano kung masusurvive ang motherhood kung wala kaming wooden crib. Simula noon, 13 years ago, sa panganay namin, ganito na talaga yung gamit namin noon. Actually, binigay lang sa amin yon. Parang inayos-ayos lang ni Tate Chester, tapos pininturahan. Yun yung ginamit namin kay Ate Clay. Tapos yun din yung ginamit ni Ali. O, diba? Ganun siya katibay. Tapos ito, ito na rin yung binili namin para kay Miki, dun sa Divisoria. Nung newborn si Miki, nakita nyo naman dun sa birth vlog natin na dito namin siya hinihiga. Pagka-uwi pa lang namin galing hospital. And araw-araw, nandito naman siya nakahiga. Katulad nung sinabi ko sa inyo, ganun yung setup namin. Dito si Miki, dito ako, dito si Tatay Chester. And then, siguro mga 4 or 5 months si Miki, nag-start na siyang mag-practice, umupo mag-isa. So, naka-ano na talaga to, nakababa na. Di ba pwede siyang itaas pag matutulog, tapos nakababa naman yung pinaka-base niya kapag maglalaro siya, ganun, pagtatayo, ganyan. Para hindi siya mahulog. So, yun yung naging setup namin. And
katulad din ng experience namin kay Ate Clay at sa, kay Ali, yung sa una at pangalawa naming anak, ganun na ganun din. So, nag-practice siya umupo dito, nagagabay-gabay na siya, at siguro ano na yun, 7 months old na si Mickey, nakakatayo na siya dito mag-isa. So, ganun kalaki yung help nito. And syempre, kapag normal days nga namin na nasa school yung mga bata, si Tate Chester naman nasa work, kapag may dadating na rider yung Shopee delivery natin, alam nyo na, mayayag dumadating. So, dito ko iniiwan si Mickey para makuha ko yung mga package. And then, kapag magsi-CR din ako, dito ko na siya nilalagay. Or kung gusto kong maglinis, tas okay naman siya, naglalaro-laro lang. Yan, naiiwan ko naman siya dito. Pero syempre, make sure na wala siyang madadampot na pwede niyang makain, malunok, kasi baka ma-choke siya, or anything na ikasusugat niya, ganyan. Syempre, dapat safe siya dito. Itong crib talaga, ito ang number one na i-recommend ko sa inyo na bilhin nyo mga mi. Ang laking tulong talaga nito. Plus, hindi siya ganun kabalki. Isipin nyo, liit-liit lang ng kwarto namin, pero meron kaming crib dito, and ito na rin yung nagsisilbing playpen ni Mickey ngayon. Tapos, yung kasama doon, yung nursing pillow, ito. Itong nursing pillow, pinakita naman namin nung birth vlog ko, diba? Na dito ko siya nilapag noon, nung naligo ako sa hospital. So, gustong-gusto niyang natutulog dyan, kasi swak na swak siya dyan eh. Tapos, itong dalawang to, ito. Parang ito yung kamay na nakayakap sa kanya. So, feeling niya parang hawak-hawak pa rin siya ng nanay at tatay niya. So, gustong-gusto niyang matulog dyan. Pero, nung makalipas ng ilang buwan, ang gumagamit na niyan, kami na talaga ni Tatay Chester. Pang ano dito sa likod, alam niyo naman tayo, minamatanda na tayo. Masarap ng balakang natin. So, pag nagpapadede ako, ito na yung support sa likod ko. And kay Tatay Chester naman, pag siya yung nag-heli kay Mickey at natutulog na si Mickey dito, minsan din niya na nilalapag. Dito niya na inaayang matulog. Ito, yung itong nursing pillow, yung pang support sa likod niya. And yung towel, yung bathtub, tsaka yung net na nakapatong dun sa bathtub, hanggang ngayon ginagamit yun ni Mickey. Yun namang newborn socks ni Mickey na kuwala, yung cute na socks, ginagamit niya yun pag nagpapa-check up kami, pag nagpapa-vaccine siya. Minsan dito sa bahay, kahit natutulog siya, yun yung ginagamit namin. Kasi alam ko, kaliliitan niya rin yung kaya. Sayang naman, di ba? So, maganda naman yung quality nun, kahit mura lang. Hindi siya yung madaling matanggal, kahit low cut yung pagkakatahi sa kanya. Ang ganda din. Yung mga booster pillows, tsaka yung head pillow na kasama dito, nandun na sa stroller niya. So, yun na yung ginagamit namin pag umaalis kami. Kapag nakakatulog siya sa stroller, yun na yung pinakaunan niya. Yung comforter, though, will fall under regret. Kasi, well, nung una, nung newborn si Mik-Mik, okay pa naman, nalalapag siya doon, no? Nakakatulog naman siya ng maayos. Siguro, nung ika-second month niya, na-observe ko parang irritable na siya, tapos ayaw niyang matulog doon, tapos parang mas gusto niyang matulog dito sa bed namin. So, napansin ko, kaya parang ayaw niya doon, dahil parang, ano siya eh, hindi siya pantay. Di ba, alam niyo yung mga comforter, meron siyang feeling sa loob, di ba? Tapos may tahi. So, yung part na mayroong feeling na kaumbok siya, and then doon sa may tahi, nahalubog. So, parang hindi siya pantay, hindi siya flat. So, ang ginawa namin pala, bumili kami sa Shopee ng Uratex na foam. 2 inches lang naman yung kapal niya. And alam niyo, ang maganda sa Shopee kasi, meron na silang ano, customized na cut para sa mga crib. And also, yung bed sheets na para sa foam ng crib niyo, meron na din. Pati yung pamalit yung kunda dun sa booster pillow, sa head pillow. Meron na rin yung lahat sa Shopee. So, yung binili, ito. Ito yon. Ito yung pinaka-foam na nabili namin. Ayan. 2 inches yung kapal niya. Tapos ito, binili ko na lang tong bed sheet. Ngayon, tinanggal namin dyan kasi tinatry namin na wala ng foam. Diretso na siya dito sa base para makapag-practice na siyang tumayo at maglakad-lakad dito. Ganyan. Minsan kasi bumibitaw na siya eh. Tapos tinatry niya ng tumawid dito. How I wish na isip ko yon na bumili na lang sana kami ng foam. Hindi ko na sinama yung comforter. Pero syempre, hindi ko nga alam dahil hindi ko pa natatry.
Pero, yun yung masasuggest ko sa inyo kung bibili kayo nun. Bumili na agad kayo nito. Huwag na yung comforter. Kasi, mas okay to, mas flat, mas maganda yung tulog ni baby dito. And, kapag yung uupo na siya or tatayo, para sa akin lang naman ha, parang mas okay to. Kasi yung comforter, maangat-angat pa yun, diba? So, sa akin lang naman to ha, based sa experience ko. So, kayo pa rin, bahala kayo kung ano yung mag-work sa inyo ni baby. So, overall, yung Bundle 8 sa Divisoria, I will recommend. Okay, next naman yung mga nabili natin online. Unahin na natin yung mga pre-love clothes na nabili natin sa Facebook and sa Shopee. Kung napanood nyo yung newborn essential natin na video, sinabi ko doon na this time hindi ako bibili mga baru-baruan or tie sides o yun yung mga newborn clothes na yung tinatali sa gilid, parang kimono. Yun, sabi ko hindi ako bibili ng mga ganun. Hindi rin ako bibili ng mga mittens na tinatali, yung booties na tinatali. I decided na ang bilihin para kay Mickey ay yung mga frog suits na merong built-in na mittens. So, yung nabili ko sa Facebook and sa Shopee, lahat sila branded. Most of them, Carter's yung brand. Yun naman yung pinaka-famous na brand pagdating sa infant wear. And then, yung iba, Gerber, Oshkosh, Uniqlo Baby, Cotton On, Disney, ano pa ba? Meron pa isang brand yung, hindi ko alam kung Canadian or Australian brand yon, yung Anko or Anko. Yun, magaganda rin yung damit nila. Papakita ko yung clip dyan nang umuwi kami galing sa hospital. Suot-suot ni Mickey yung binili kong frog suit na may built-in na mittens. So, medyo malaki pa nga sa kanya yon nung newborn siya. Pero parang siguro isang linggo lang yata o 2 weeks. Kasyang-kasya na agad sa kanya. So, masasabi ko na it was a good decision na ganun yung binili ko. Kasi sobrang gaan lang ng buhay ko, besh. Ayaw na ayaw ko pa naman na yung pag naglalaba ko, yung ang daming maliliit na yung sinisipit, ganun. Gusto ko isang hangiran lang, ganun. Ayaw ko yung may mga kung ano-ano pa akong isusuot kay Mickey, ganun. Tapos itatali-tali. Yun, hit na hit ko talaga yun. And yung mga binili ko na may built-in na mittens, ang maganda sa kanya, kapag mahaba na yung braso ni baby, pwede nyo kasi siyang i-flip na ganun para lulusot na yung kamay niyang ganyan. Napaka-convenient ng ganung damit. And kung meron akong regret, siguro yun yung sana, naisip ko na yan dun pa lang sa panganay namin, sa pangalawa naming anak, para mas napadali yung buhay ko. And alam nyo ba yung mas maganda doon dahil branded yung mga nabili ko? Nung na-upgrown na ni Mickey yung mga damit niya, ang dali ko lang din na ibenta kasi nga ang gaganda ng quality. So yung ginastos ko pambili nung damit ni Mickey, parang bumalik lang kasi naibenta ko ulit siya. Tapos yung na-upgrown niya ulit, bibenta ko ulit, tapos bibili ulit ako ng kung ano yung current na size niya. O di ba parang paikot-ikot lang yung ano, yung pera, hindi nasasayang kasi nabibenta rin ulit. Next naman ay yung lampin, yung ghost. Ay nako, ewan ko, hindi ko talaga yan ipagpapalit yung lampin na yan mga Mi kasi araw-araw hanggang ngayon, mula nung newborn si Mickey hanggang ngayon, araw-araw kong ginagamit yan talaga. Tulad nga nung nabanggit ko dun sa panganay namin, mula nung pinanganak ko siya, hanggang nag-school na siya, yun yung ginagamit kong pangsapin sa likod nila kasi sobrang tibay talaga, napaka-absorbent, ang daling labahan, hindi pa kapitin ng mancha. So, napaka-useful nun talaga, mga Mi. Di ba isang dosena na lang yung binili namin nun? Eh, yung isang churchmate namin, si Ate Jing, shout out kay Ate Jing, binigyan pa kami ng isang dosena nun. Kaya tumutuwa talaga ako kasi dain naming lampin. Parang everyday, minsan nakakadalawa, tatlo ko ng ganun. Pagka madumi na, palit-ulit. Napaka-useful niya talaga, mga Mi. So, yun, isa sa mga pinaka-i-recommend ko talaga sa inyo. Okay, next naman yung diaper. So, nung newborn si Mickey, ang diaper na binili natin, naalala ko sa TikTok ko pa binili yun dahil naka-flash sale, yung Unilove. Dahil kay Ali, or yung sa second naming anak, yun talaga yung nakita naming magandang brand na diaper, pero mura lang siya. So, yun yung ginamit namin kay Mickey nung newborn siya. However, siguro nung 1 month yata siya, or ika-second month niya, na-observe ko na kahit hindi pa puno yung diaper, naglilik na siya sa gilid. Ewan ko kung bakit ganun. Pero nung newborn siya, super duper okay. Ang ganda nung
fit sa kanya, ang ganda ng quality. So, nag-switch ako and nag-try ako ng Clean Fun. And hanggang ngayon, yun na yung binibili namin talaga, yung pull-up pants na medium size, yun na yung ginagamit ni Miki. And also, nung ika-6 month ni Miki, nag-start na rin kami mag-cloth diaper. So, ang system namin dito sa bahay, kapag nandito lang kami, naka-cloth diaper siya, and then pag lalabas kami, pupunta sa mall, or may pupuntahan kami, naka-disposable siya. Minsan naman, pag meron siyang rashes, so kailangan kasi lagyan ng cream, diba? Yun, kailangan talaga naka-disposable, kasi hindi pwedeng gamitin yung cloth diaper na meron ka nilalagay na cream. Makaka-affect kasi yun sa quality ng cloth diaper. So, ilalagay ko lahat ng link ng mga binili namin dyan sa baba. Lahat yan available naman sa Shopee. So, kahit itong foam, nasa Shopee rin yan, yung bed sheets. Itong diaper, itong Clean Fun, I suggest na sa Shopee kayo bumili kasi nagla-live sila lagi. Tapos magagamitan nyo ng voucher kaya mas mura. Tapos may free shipping pa kayo. Okay, next naman, yung infrared na thermometer. Nung una, alam nyo, tuntuwa kami dyan, pinaglalaroon pa nga namin eh. Kasi nakakatuwa, diba? Isang baril mo lang na ganun, makikita mo na yung temp nyo. However, nitong nakaraang buwan lang, after ng idlip ni Miki, kasi nagnanap siya sa hapon, napansin ko ang init niya. Alam nyo, hindi normal na temp ni Miki. Alam kong parang may sinat siya or nilalagnat siya. So, ginamit ko yung infrared na thermometer sa kanya. And sabi ko, bakit ganun? Parang ang init niya, pero 36 lang, 37, ganun. Tapos pagdating nung gabi, ang init na talaga niya, pero 37 pa rin. Sabi ko, parang hindi na to accurate. So, nung tinry namin yung digital, yung nilalagay sa kilikili, diba? Nagto-38 na pala si Miki, tapos 38 point something na. So, yun nga, ewan ko kung lobat lang ba siya, or parang siguro paglipas ng panahon, nagiging ano na siya, inaccurate na siya. Ewan ko kung bakit ganun, pero parang mas reliable yung ano, yung digital, yung pahabang ganun nilalagay sa kilikili kesa dun sa infrared. So, yun, it will fall under regret. Next naman, yung flannel na blanket. Di ba yung isang set yun? Ewan ko kung bakit ganun yun. Parang isang laba ko pa lang yata. Kumupas na yung kulay niya. Hindi matutan yung nabura yung print. Pero, alam mo, biglang naiba na yung kulay. Hindi na ganun ka-vibrant. And also, siya yung isa sa mga nabili namin na hindi namin masyadong nagagamit. Nagamit naman siya pang sapin dito sa higaan ni Miki. Pero, parang mas useful sa amin yung lampin na ghost and yung mga muslin na blanket. Yung malalaki, yun, mas useful yun sa amin kesa dun sa flannel. So, it will fall under regret din. Sana hindi ko na siya binili kasi parang hindi naman siya ganun ka-useful. Parang mas okay pa sa akin yung receiving blanket. Yun, maganda talaga yung quality nun, tsaka yung muslin blanket. So, siguro yun enough na. Hindi ko na sana dinagdag yung flannel. Next naman, yung trolley na organizer. Useful to sa amin kasi ito, tiny house lang kasi kami. And itong kwarto namin, maliit lang. So, nakakatuwa tong trolley na to kasi pwede namin siyang kaladkarin. Kaladkarin talaga doon sa living room. Tapos ibabalik lang dito. Or pag maglilinis ako, andali na, tutulak mo lang. Tapos ibabalik mo lang din. So, napakaganda niyang ano, na gamitin, pang-organize ng mga gamit ni Miki. Kasi nakahiwalay yung mga gamit niya. And madali lang kunin. Pwede mong hatakin malapit sa bed. Pag may kailangan ka, tapos kung gusto naman makakilos-kilos ka, pupush mo lang siya. And gamit na gamit siya, araw-araw, very useful siya sa amin. So, I will recommend. Isa nga pala sa mga pinagbibili ko talaga, dahil nga nagbe-breastfeed ako, ay yung mga nursing tops and dress. Actually, isang dress lang yung binili ko. The rest, puro blouse na pang-breastfeed. Isa yon sa marirecommend ko talaga sa inyo. Kasi nung time na nanganak ako, talagang medyo lumobo tayo, no? Namamanas talaga ako. From medium size pa, naging XL tayo, mami. So, yun, nakakatuwa lang din dahil hindi masyadong halata yung mga taba-taba ako. And nakakapag-breastfeed ako sa mga public place. Katulad nung napunta kami sa Ocean Park, makikita nyo, lalagay ko yung clip dyan na nakakapagpadede ako kahit nandun kami sa mismong park. And also, dun sa hotel H2O,
kahit nagba-vlog kami, hindi nyo mapapansin na dumidede siya kasi nga natatakpan nung ano. Basta meron siyang extra fabric dito sa unahan. So, hindi siya halata. And ngayon na medyo umiimpis-impis na tayo ulit, slowly bumabalik na tayo sa dati nating size. Yun, ngayon hindi ko na siya nagagamit, pero I will still recommend that sa mga breastfeeding moms like me. Kasi ang dali niya lang talagang gamitin, and ang gusto ko dun kasi nakocover niya tong harapan. Dahil nga meron siyang fabric dito, nandito yung pinaka ano nun eh, bukasan sa side. So, hindi masyadong pansinin, hindi rin kita yung chan nyo, yung bilbil nyo pag nagpapa-breastfeed kayo. Okay, last naman yung mga nabili natin sa mall. Sabi ko nga sa inyo, may mga items na gusto ko, nakikita ko ng personal, lalo na yung mga mittens, medyas, kasi gusto kong mahawakan, makita mismo yung tela na ginamit, yung quality niya. And yung socks, at saka yung mittens, I will recommend yun talaga. Well, kung gusto nyong makatipid, pwede kayong bumili ng mga per dozen na nabibili sa Baclaran, sa Divisoria. Pwede naman, pero ibang-iba talaga yung tela niya versus dun sa mga nabili namin sa mall. And yung socks ni Mickey, hanggang ngayon nagagamit niya yun. Hindi pa namin pinapalitan yung size kasi kasya pa rin sa kanya. And yung mittens naman, pinamana ko na dun sa pinsan ni Mikmik kasi may baby rin kami na isa pa. Kasi nagamit niya lang yata yun, parang wala pa yatang isang linggo. Parang nag-decide kami na gupitan na agad yung kuko niya, tapos hindi na namin siya ginamitan ng mittens. Yung bonnet din nga pala na binili namin, yung new baby yata yung brand nun, isa rin yan sa marirecommend ko. Maganda talaga yung quality niya, and hindi siya basta-basta nahuhulog sa ulo ni baby. Makapal din yung fabric na ginamit, and pinakita ko naman sa inyo, diba, yung quality nun. Meron pa siyang lining sa loob maliban dun sa fabric na nasa labas. So, isa pa sa mga nabili namin, diba, pinakita namin sa inyo yung binili namin mga alcohol, bulak, lalagyan ng bulak, yung kalmong septin. Yung mga yan, nagamit naman talaga. Although, yung bulak, it will fall under regret. Meron kaming private room sa hospital. So, yung aircon, malamig talaga siya eh. Lahat ng liquid na nandun sa room, lumamig. So, kapag, actually, first pupu lang ni Mickey yun eh. Naglagay kami ng water, diba? Tapos gagamitin namin yung cotton pang linis ng ano niya. Ang lamig! Uyak na iyak si Mickey. Plus, dahil pasintabi po ah, super lapot ng unang pupo ng baby, diba? Kung parents kayo, maintindihan nyo to at alam nyo to. Ang lapot na ano niya, tapos iba pa yung color, diba? Ang dikit, dumidikit dun sa bulak. Ang ginamit din talaga namin, nag-baby wipes din talaga kami. So, ang ginamit na namin mula nun, di pa kami umuwi sa hospital ah. Nasa hospital pa kami nun. Nag-baby wipes na rin talaga kami. Anyways, yung mga baby wipes naman ngayon, mga unscented na sila and safe na sila sa baby. Yung gamit namin kay Mickey, una Unilove, yung nabili namin din sa TikTok, di ba, na baby wipes. Yun yung ginamit namin. And then, na nag-switch kami sa CleanFant na diaper, CleanFant na baby wipes na rin yung ginamit namin. So, simula nung nasa hospital kami hanggang ngayon, baby wipes na yung ginagamit namin kay Mickey, yung unscented. So, bulak, regret, yung baby wipes, will recommend. Next naman, yung Dove baby. Baby Dove o Dove baby? Yung baby wash na Dove, yung binili namin sa Watsons. Parang naka-discount kasi yung pang-refill niya, kaya binili na rin namin yun. Dahil yun din yung ginagamit namin before kila Ate Clay at kay Ali noon. So, sabi ko nga, iba-iba talaga ang babies. And sa first and second child namin, okay si Dove baby. Pero pagdating kay Mickey, parang hindi ganun kaganda yung effect ng Dove baby sa kanya. So, nag-switch din kami sa Cetaphil. Pero meron kasi yung nag-sponsor sa amin, yung Chibi Chibi. Hindi ko nga alam yung brand na yun talaga. Kung hindi kasi sila mag-sponsor sa amin, hindi ko malalaman yung brand na yun. But surprisingly, naging hiyang si Mickey doon sa Chibi Chibi. Lalagay ko yung link dyan sa baba kung gusto nyo itry. Napakamura lang niya, tapos meron na rin siyang pump na kasama. And yun yung ginamit namin kay Mickey hanggang maubos yun. Ni-refill ko na lang siya ng Cetaphil. Tapos after nung Cetaphil, siguro mga ano na si Mickey, 8 months or 9 months, tsaka na namin ulit nagamit yung Dove niyang ano, baby wash. Ako, I suggest na bumili kayo ng
medyo maliit na size lang muna ng baby wash. Tapos i-try nyo kay baby. Kung hiyang siya, then yun yung, tsaka kayo bumili ng malaki. Pero kung hindi, mag-try ulit kayo ng ibang brand hanggang mahanap nyo yung okay sa skin niya. So yung Dove Baby, it will fall under regret. So that's it mga Mi, yun yung review natin sa mga baby stuff o baby essentials na binili namin, ano yung pinagsisihan namin, at ano yung marerecommend namin sa inyo. So I hope nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mas magandang bilhin, ano yung hindi. And yung mga nabanggit kong products, ilalagay ko na lang yung links nila sa description box and sa comment section. Lang mga Mi, thank you for watching and hope to see you on our next vlog. God bless you! Bye! Next naman, i-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga binili namin simula nung 6-month-old na si Nikki onwards. Lalo na nung nag-start na siyang kumain ng solid food, ano yung mga binili namin na kailangan niya at ano yung mga hindi rin namin binili.